Okay, magandang tanghali mga ka-rides. So, nandito na naman tayo sa bago nating vlog. Sa recent video natin mga boss, mga par, we talk about piston rings, fitment, tsaka yung functions niya. Ngayon mga boss, mga par, we talk about, it's all about Riken piston ring. Yung sikat na Riken piston ring natin. Ayan. Okay mga ka-rides, so kung nakikita nyo sa video na yan, yung dalawang piston rings na yan, yan ay dalawang genuine na piston rings from different manufacturer, ayan, or different countries. Okay, so dito mga boss, mga par, ipapakita ko sa inyo kung ano yung palatandaan ng genuine na Riken piston ring. At syempre, kung ano yung pinagkaiba nitong dalawa na to from different manufacturer. Okay? So, start na natin yan mga boss, mga par. In 3, 2, 1! Okay mga ka-rides. So, let's compare the two different Riken piston rings. Ayan. Okay? Dito sa kaliwa natin mga boss, ito. Galing siya ng Thailand or made in Thailand. Then, ito. Galing to ng Japan or made in Japan. So, kung nakikita nyo sa front face nila mga boss, they are both have the Riken sticker. Ayan. Or yung, siguro yung logo nila, ito. Then, itong nasa kaliwa natin, ito, may license na nakalagay. License by Riken Corporation. Kasi nga mga boss, mga par, itong made in Thailand na to, or any countries na may Riken, nag-franchise lang sila sa Riken Corporation. Which is, original yon from Japan. Ayan. Okay? So, paikutin natin yung mga itong box nila. Dun sa top, napapansin yung mga boss. Ayan. Ito yung Thailand, ito yung Japan. Parehas lang naman sila. But as you can see, yung text nung Japan made is mas bold or mas malapad compared sa dito sa Thailand. Okay? Then dito sa other side, ito yung sinasabi ko mga boss. Ito, made in Thailand and made in Japan. Ayan. Then, ito mga boss, nandito na yung specification nung piston rings. Dito sa Thailand, hindi nakalagay sa both side. Ayan. Okay? Kasi itong specification ng piston ring sa Thailand, nandito siya. Ayan. Dito nakalagay. Okay? So, dito tayo sa specification mga boss. Ito yung set number niya. So, dun sa Japan naman, kung makikita nyo, ito yung set number niya, yung nasa taas. Yung 11750197. Ayan. Then, dito sa Thailand mga boss, meron siyang manufactured date. Ayan. Kung kailan ginawa. Yun, syempre, yung P na yun, yun yung product number niya. Yan. Then, yung KPH, yan, AEM-181-067, ito yung kung para sa ang model itong piston ring sa to. Then, syempre, nakalagay din yung bore niya. Ito is bot standard. Yan. Then, dito naman tayo sa Japan, mga boss. Itong Japan, itong kagandaan sa kanya mga boss, meron siyang QR code. Ayan. Nawala sa Thailand. So, I'm not degrading na itong Thailand is hindi original. Ayan. Ginawa itong Thailand mga boss, syempre ito, genuine dun sa country nila. Or this is the Riken genuine based on their country. Ayan. Itong Japan mga boss, ito, pang TMX CDI ito, standard, Borden. Then, ang pagkakaiba pa nila mga boss, is sa karton. Yan. Papansin nyo, itong karton nila, yan, buksan lang natin. Yan. Yung karton nung Japan made, mas light. Then, sa Thailand, mas darker. Then, ito pa yung mas maganda sa Japan made. Yan. Mapapansin nyo mga boss,
to. Dun sa kaliwa natin, made in Thailand lang nakalagay. While dito sa Japan made mga boss, may fitting instruction siya or piston rings installation. Meron siyang step by step process. Then dito sa kanan niya, special fitting instruction for steel combined oil control rings. Ayan. So, mas detailed talaga sa original manufacturer, which is yung Japan. Ayan. Okay, so titignan ulit natin sa kabila. Okay, ito na naman siya mga boss. Baliktarin lang natin. Sa kaliwa natin, made in Thailand, no instruction. Dito naman sa Riken or Japan made natin na piston rings, so meron na naman siyang instruction mga boss. Okay, so pag ganito dito mga boss, ayan, mapapansin nyo, pinapakita niya kung paano nga ba ilagay yung oil ring natin. Ayan, kung napapansin nyo ito mga boss, ayan, dapat nakabating down siya or pababa yung end gap niya. At syempre, sinabi niya rin na huwag dapat overlap or sumobra. Ayan. Okay? Then number, then itong mga text na itong mga boss. Special fitting instruction for oil control rings with oil expander. Ayan. Okay? So, mas maganda talaga kapag original manufacturer yun nabili mo. Ayan. Kasi, hindi lang basta genuine or original, binigyan ka pa ng instructions. Okay. Okay mga ka-rides, so hindi makakompleto yan kung hindi natin nilalabas yung mga piston rings nila. So unahin muna natin dito sa Thailand made. Ayan. So kung napapansin nyo mga boss, ayan, ito yung sinasabi ko, paano pag pares silang black coated. Ayan. So ito na yung sinasabi kong may soft edges yung top ring. Then compared sa second ring natin, sharp edges talaga to. Then kung napapansin nyo pa mga boss, yun, dun sa tatak nya, yung top ring nya nakalagay RS. Ayan. Then yung second ring nya nakalagay lang is letter R. Okay? So, yun lang naman mga boss, mga par. Then, about sa oil rings natin, wala namang pinagbago or wala namang kakaiba. Then, dito naman tayo sa Japan na piston rings. Ayan. Okay, kung napapansin nyo mga boss, dito sa oil ring muna tayo, wala siyang kakaiba or pinagkaiba naman compared sa Thailand. Okay? Pero dito sa kanilang compression rings, meron. Ito yung second ring, which is black coated or sharp edges. Then while dito sa top ring natin, ito, stainless finish siya, makintab, then soft edge. Then yung sa about sa mark naman mga boss, ayan, kung napapansin nyo, okay, so i-autofocus lang natin. And kung napapansin nyo mga boss, pares lang silang may tatak na letter R. Ayan. Pero compared dun sa tatak ng Japan made mga boss. Okay, so ito. Ayan. Okay, so napapansin nyo dyan mga boss, yung letter R ng Japan made na piston ring is iba yung text niya compared sa Thailand made. Mas maliit sa Japan na piston rings. Then mapapansin nyo, iba talaga yung font. Yung font ng Thailand para siyang nice stretch pa left to right. While dito sa piston rings ng Japan, normal lang siya na font. Ayan. Okay? So,
So dito sa video na to mga boss, malalaman nyo talaga kung original ba or genuine yung nakita nyong or nabili nyong piston rings or fake ba siya or OEM lang. Pero pares lang naman na fake yon. Okay? Kung ako sa inyo mga boss mga par, I stick to Japan. Japan made. Yan. Kasi meron din tayong mga ibang countries na manufacturer eh. Meron tayong, kunwari, sa ceramic bowl, sa ceramic cylinder natin, black. Kadalasan nun, Taiwan. Okay lang naman yung Taiwan, mga boss, mga par. But, pero pag may nakita ka namang Japan, doon ka sa Japan. Kasi they are the original manufacturer. Okay? Then, ang maganda pa rin itong mga boss. Dito pa lang sa instruction niya, panalo ka na. Malalaman mo kung yung mekaniko mo, tama ba yung ginagawa niya or mali. Ayan. Okay? So, kung gusto nyo mabasa itong mga boss mga kapar, ilalagay ko na lang dito sa video na to. Ayan. Then, ito, sa original manufacturer talaga mga boss, dun ka magbabase sa QR code. Pag may QR code mga boss, ibig sabihin talaga, hindi yun local, kundi tiwala sila na yung product nila is original. Okay? So kung may tanong pa kayo mga boss mga par about sa Riken Piston Rings, just comment below. Then, don't forget to subscribe to my channel. Please like and share the videos. And of course, don't forget to click the notification bell button to be updated on our next vlog. Okay, hanggang dito na lang tayo mga boss mga par. Then see you sa susunod na vlog.